Ibon. Hindi. Eroplano yan. Hindi. Si Superman. Sandali. Nakasuot pa siya ng palda? Ay! Si Supergirl pala yan. Magandang araw sa inyo lahat. Ako ay si Luther Lim. At sa araw na ito, gusto ko sabihin sa inyo isa sa mga teoryong pampanitikan. Ang mga teoryong pampanitikan ay Marxismo, Feminismo, at Postkolonyalismo. Ngayon, gusto ko pag-usapan natin ang Feminismo. Sa mundo na ito, madaming iba't ibat na paraan kung paano pinapakita ang Feminismo. Pero sa blog na ito, papakita ko sa inyo at papaliwanag ko sa inyo kung paano pinapakita ang Feminismo sa palabas na television na Supergirl. Ano ba ang palabas na ito? Ito ay base sa isang babae na may kapangyarihan para lang kay Superman. Si Supergirl ay ang pangunahing tauhan na isang babae na malakas, nasipag at matapang. Kinakalaban niya ang mga kaaway na hindi kaya ng mga tao sa mundo. Kaya, base lamang sa mga sinasabi ko, makikita niyo na na madaming babaeng stereotipo ay sinisira dito. Tinatanong niya ata sa sarili niyo kung paano ito ay napapakita ng Feminismo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mga dahilan. Unang-unang dahilan, ang palabas ng Supergirl ay isa-isa sa kaunting palabas ng telebisyon na ang pangunahing tauhan ay isang babae. Tinuturing ng mga lipunan na ang babae ay isang mahina at dapat lamang nasa bahay. Pero dahil sa palabas na ito, sinisira o pinapatay ang mga masasamang stereotipo na ito. Si Superman naman ay isang tauhan, alam natin lahat. At dati, inaakala lang natin na si Supergirl ay isang kanyang pinsan na may kapangyarihan. Pero, makikita dito na ang pagsasabi ni Virginia Woolf na salamin lang ang babae sa kakayanin ng mga lalaki. Ibig sabihin dito na dapat ang mga babae ay may sariling identidad at ito ay makikita sa palabas na ito. Pangalawang dahilan kung bakit ang palabas na ito ay nagsisira ng mga babaeng stereotipo. Pinakita sa episode na ito ay isang kalaban ni Superman. Siya ay isang malakas at masamang kalaban. Pinakita din dito sa mga episode na ito na si Supergirl, kahit may kapangyarihan, marami pa rin siya kailangan matutunan. Kaya nga siya natalo at kailangan ligtasin ni Superman. Maya-maya din, kinalaban ulit ni Supergirl ang kalaban ni Superman at sa huli, siya ay nanalo. Sa huli, pinapakita naman dito na ang mga babae ay hindi lamang matalino, ngunit hindi sumusuko at may malaking puso. Huling dahilan, kung titingnan natin ang mga kaaway ni Supergirl, hindi lahat ng mga kaaway niya ay lalaking halimaw na gusto pumatay ng mga tao. Ngunit, meron iba't ibang tauhan na mga kalaban ni Supergirl ay mga babae. Ito ay mahalaga dahil pinapakita dito na hindi lamang ang malalaki ay pwede maging halimaw o kaaway. Kaya pinapakita dito ang pagkapantay-pantay. Para sa akin, ang pinakagusto ko dito sa palabas na pinapakita ang Feminismo ay hindi lang si Supergirl ay pinapakita na isang malakas na babae. Pinapakita din na meron siya isang kapatid na babae na walang kapangyarihan pero siya pa din ay nakakatulong dahil para lang kay Supergirl, siya din ay matapang, masipag at gusto tumulong sa mga tao. Ito ay magandang bagay sa palabas na ito dahil pinapakita dito na hindi lang isang malakas na babae na meron dito, kundi meron madaming iba't ibang mga malalakas na babae. Bago ko tapusin ang vlog na ito, meron lang ako kaunting gusto sabihin sa inyong lahat. Nire-recommend ako ang palabas na ito sa inyong lahat, hindi lang dahil ito ay nagpapakita ng Feminismo, kundi meron madaming nakakatawang eksena at magugustuhan niyo din ang story na ito. Sana meron po kayo natutunan sa vlog na ito. Paalam na, at kung sakali tayo magkita uli, maraming salamat.